And we are back mga sir, game 3. Nito nga bakbakan natin nga EG versus Quincy Crew, napakagandang ending doon sa game number 2 natin, no. Ang dami nating natutunan doon and mag-move on tayo ngayon dito sa ating game number 3. You need to be like a shark, sabi nga dito ni Abed. Easy. Ano, kumusta? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Anong oras na ba diyan? Maga pa dito, alas 5 lang naman ng hapon, diyan ba? 8:40 na. So, mukhang may 24 hours gising challenge tayo yata rito. Oh, ano? Pero ito, nagbago na. Yung band dito ng Quincy Crew, nagpack and Abaddon sila rito. Open yung IO, yung O, Enchantress. Pa rin sa Quincy Crew. Okay. Ewan ko nga, bakit binan nila yun ng game 1 kanina eh. May Enchantress player naman sila. So, yeah. Knowing EG, hindi naman sila nagpa-first pick ng Enchantress din eh. Pero tingnan natin, anong ma-open? Merong Centaur, Timbersaw, merong Broodmother. Ano pa ba mga pina-first pick dito ng EG? Wala nang Pack. Tiny. Pina-first pick nila din kanina. Yeah. So, papaisip sila ngayon kung ano pipiliin nila. Alam ko na ang sagot dito, Easy. First pick, Medusa. Kung sino may Medusa panalo? Timbersaw! Ito na, priority na nila hero ni Isisize. Sabi nila, kanina yung pa kami pinagtitripan eh. Inuubos yung hero ni Isisize eh. Kaya hindi kami makapaglaro na maayos. Ngayon, Timbersaw nilabas na kagad dito ni Isisize. May isa pa sila ditong pwedeng i-pick. 5 siguro nitong si Fly. Baka Witch Doctor again? Pwede naman? Aso? AA. Oh, AA. Tiny! Okay lang. 4 midulet. No? 4 midulet. So, nasa kanila naman yung ano eh, last pick. Nasa EG ulit yung last pick dito. Priority ng Quincy Crew yung first pick. Kaya, ayan. Tignan natin. Anong pansagot nila sa dalawang Makonat na hero? 5 seconds remaining. Wala nang Viper eh. Usually, Viper yung maganda sa dalawang hero na yan eh. Oo eh. Si nakabang na kaagad. Alam na nila eh, no? So strong guys. I'm so strong. Si Raven ang po. Raven to. Ang iinay ang botek eh. Ay, isip ko. Nasa Discord ba ako nung panarte ko, ano? So strong. Idol Spirit Day siya ata, yun ah. Sinasabi niya kaya yun, yun ah. Let's see, Enchantress. Gusto nila dyan makunat din eh. Bristleback, pakunatan. Yun yung mga combo nila dyan eh. Tidehunter, medyo so-so. Wala na ring Viper. Kung mga pinipili dito ni Leslaw. Teka lang guys, nalobot yung ano ko na eh. Sige lang, go lang. Sa pang-chat natin dito eh. Kanina, 70% pa to eh. Gusto yung araw. Batrider. Oo, kanina binanto. Yung Batrider, and ngayon pinili nila. Naging open eh. So, let's see kung ano, bakit nga ba kailangan ton i-ban. At napili naman nila ngayon. Yeah. Kasi ano eh, yun din yung maganda sa hero na to. It's both Leslaw hero and a Queen hero. So, pwede rin siyang i-flex dito ng Quincy Crew. Pero nag-workout yung Snapfire sa kanila, no? Tumagal kasi ng sobrang tagal. Ang ganda kasi ng laning phase ng ano, ng Quincy Crew. Kasi pang ano, pang mid-game ending yung lineup ng EG. Oh, naano lang talaga sila dun eh. Na-speed push EG lang kaya tumagal ng sobra. Kala ko nga antayin pa yung ano eh, yung tier 4 item. Tama ba? Tier 4. Ay, tier 5 pala, tier 5. Iniisip ko. Kasi may tier 4 na eh. Maganda rin kasi itong Batrider i-mid nila kung sakaling Tiny mid to eh, di ba? Parang ganun na yung iniisip nila eh. Kung ipiplex nyo yung Tiny, magpiplex din kami ng Batrider. Yun ang magiging sagot dito ng Quincy Crew. Ito nga hindi ko alam sa parehong team na to. Like, imagine Phoenix this game. Like, even yung sa game. Like, walang mag-hit eh. Walang mag-hit ng itlog oh. Kapag pinili ng Quincy Crew. Kaso wala silang pang-protecta nga lang. Yun lang, wala silang pang-protecta. Mabababa yung mga... sak animation yan. Sak...
Wow, may yan kapag merong pinikpit sa side nila. Pero syempre may dalawang medyo malambot na sila. Eh. Kailangan lang nila ng makonat na hero. Eto, sabi dito, parang di naman bagyan, boss. Halo, paano yung Weaver na deads sa baybay-back? SS, balik agad yun. Pesto niya yung parang ganun nangyari. Eto nga, sagutin ko. Nasa description ng mismong spell niya yun. Oh, oh. Yung kumbaga, sa, mechanic talaga ni Weaver yun. Sa tiny ba, mababasa mo. Na may ganun. Pag wala, ibig sabihin, bag yun. Kaso, hindi natin masisisi yung Queen Secret doon. Sa tingin ko ngayon naman, makapansin ni Valve yan at baka naman pwedeng tanggalin niya na yun. Mm-mm. Nagpost na rin si Kimo regarding dyan sa dati na yan. Na, kasi Execration versus Omega yata yun. Ganun din. AMC Kimo, AMC si Palos. Namatay siya. Nag-buyback siya. Full slotted AM nandun sa teamfight ulit. So talaga kawawa yung Omega nangyari doon. Kahit na pababor sa Execration yun, sinabi na ni Kimo yun na yun yung parang nagpanalo sa kanila. So sana mapansin na ni Bald at mabago. 10 seconds remaining. Yun kasi minsan eh, kailangan muna niyang mag-trending sa Reddit para mapansin ni Gaben eh. Pero pagkat hindi nagte-trending, wala. Pero hopefully wala. Ito, mabago na nga. Sure yun eh, ang karabi naman yun, di ba? Pero EG ah, yung nagpatalo sa toss nila na yun. Pinili pa rin nila. Hindi, pero kasi maganda pa rin naman yung ginagawa ni Tiny, honestly. Like yung sobrang buhit pa rin naman yung Tiny ni Abendon. Legion Commander! Legion Commander! Wait, so ano na to? Paano to, Kuya Lo? Meron silang tatlong offlane. Ay, tatlong offlane, tatlong core. Dalawang offlane. Sinong lalaroin nila dito? Napapaisip ka ako eh. Ano ba ito ang gagawin dito na EG? Or baka naman Legion Commander 5. Sabi ka naman, Kuya Alu. Na ano lang. Na tiga press di attack lang. Malama arte, ganon. The next level IQ play para dito kay Fly. Aray ko, besyo sakit na ulo. Ay, ay, ay. My God. Oo nga, bakit ano, no? Hindi, inisip ko ano, baka pwede nilang i-mid si Timberso, di ba? Tapos offlane Legion, 4 Tiny. Ganyan. I don't know, tatlong melee na agad yan, no? Isipin mo, Juice Coolers, pabor na pabor kay Batrider yan. Pag tumama, pag nag-ano ka, sticky nate pa, tatamaan yung mga yan, di ba? Elder Titan, na walang problema kahit gaano kataas ang armor mo. Ito nga rin, no? Kita mo, second phase. Elder Titan sa ibang region talaga, automatic pick yan, lalo na sa C. Makakalimutan mo. Yeah. Saka, ano din eh. Ang ganda rin nung sleep, yung patulog mechanic niya, di ba? Patulog mechanic niya kay Elder Titan. Kapag may duel pa. Storm Spirit! Storm Spirit! Hindi. The major hero of Abed! 5 times Storm Spirit, no problem. Game number 3 versus Quincy Crew, no problem. Nilabas. Pero paano yung lineup nila, Kuya? Ano, iniisip ko. 5 seconds. Ay, gano'n. Sa ulo ko. Matutos pa yung utak ko. Ako, naniniwala ko. Easy. 4 Tiny, 5 Legion Commander, Team Verso, offlane. Ayan ako, naniniwala ako ganyan. Legion Commander, 5 yan. Taga press of the attack lang talaga. Yun, press the attack lang. Yan na yun. Ten seconds remaining. Ay, pag-ibig, nakakamilig. Sana ibaban ngayon ng ano dito. Anong kulang nila? Yawar Hero. Okay, maganda ban yung Bloodseeker actually. It's really good. Maganda yung Rapture, Itaber, Timbersaw, Tiny, Legion Commander. Really good mechanic. Ano pa ba? 10 seconds remaining. 5 seconds Jug? Remaining. I think maganda yung Healing Ward dito. Pero may duel kasi pag kahit spin TP, ikot. Wala na rin lang hero ni Yawar. Gyro? Paso wala siya kasamang ano, no?
Nindaya mo rin yun. Against kay di, Storm. Parang hindi siya, ano, hindi siya win condition. Timbers, oh. Lycan! So, wala. Wag. Pangit din. Oo, bubuk kay Timbers. Si ano? Si Void! Faceless Void. Ayaw, ano nga, Faceless Void dito, ah. Faceless Void, si Troll, ayan, available pa. Sino pa bang mga natitirang carry natin? Terror Blade? Pero pangit yung ano eh, Terror Blade sa EG kasi mayroong Leshra ka na rin. Elder Titan. Either, Elder Titan. Baby, baka sa ano, okay pa, medyo decent pa. So, hindi, may sa wakas, wala na Medusa, ano? Sa wakas, wala na Medusa. Ano kaya? Ano pa mga illusion? Illusion ni Hero. Actually, parehong ayaw nila. Naga? Eh. Ayaw nila ng illusion. Naga? Ay, hindi. Wala rin. Leshra kasi. Hindi, may Leshra ko eh. Pangit, parang oh, sagot yung mga illusion dito eh. Kasi may pareho sila. Feeling ko. Is Ben? Is Ben? Hindi, ayaw. Sa EG o Quincy Crew? Hindi, Quincy. Quincy Crew, goods. Is Ben. Sa EG. Baka Ricky nga lang sa Ricky. Ricky nga lang ata EG eh. Nagre-reggae ba yun? Hindi mo yata yun lang, hindi na yata nagre-reggae nga si ano, idol. Pangit na rin si Drow Ranger. Kasi may bat ka. Pero sa kanila naman, ubusan ng carry. Diyos ko, wala lang Orsa din. Nakikita ko, Kuya Lo. NP carry. Hindi, pangit pala NP carry. May bat rider. Kasi ginawa din nila yun eh. Top or, uh-huh. Di, pangit na rin TE. May pangit na rin. Sven. Sven nga. Queen Sigru. Ano kung Sven to, Razor yata. Ah, oo. Razor. Razor. Kaso, kailangan mo ng BKB rush dito. Parang kung gusto mo yata manalo, heavy kit. Si Morp. Morp. Okay lang, pero damage overtime din ng Leshrap, saka isang combo lang yata pag nahatak eh. Alay, at least kailangan mo mag-lingin, no? Si ang converse lang naman na si Sven eh. Morp or Razor sa tingin ko. RTC, pwede siya mag-Razor dito. Nakikita ko naman siya nag-Razor. And SY-type, Falcon Blade. Saka hindi, parang magka-complement din sa lineup ng EG yun. Kasi kita mo, di ba, ang sakit na sa ulo ng lineup nila. So pipili na lang sila ng medyo decent na hero. Pero parang ang ganda rin ng Void eh. Faces. Ah, sila nag-gyro. Ano yung nag-gyro dito, Bing? Fly, Legion Commander, sa sa'yo, pa-season 5. Tama, LC. So it's gonna be parang shard. Yun lang siguro yan, mag-ano lang din to. Yung Solar Crest Shard, tulong lang kay RTC. Pero nakakatakot to kasi feeling ko is Ben pa rin over Gyrocopter. Oo. Lalo na with this Batrider na may mahatak. Yun nga, depende kay Fly to ha. And knowing Elder Titan kasi yung counter initiate niya eh, di ba? Kung palusob man dito yung EG, may Elder Titan itong Quincy Crew at pag napatulog talaga sila nito eh, automatic turnaround. Lahat ng damage dito ng Quincy Crew, magic, they have good magic and physical damage. And alam natin na binabuff lahat yan ni Elder Titan. So, ang lakas ng sabog dito ng EG. Unless magkaroon ng magandang game, si Abed, kung makakuha siya ng early silence, I think that will be great sa side ng EG. Early blink dagger kay Tiny. Silang dalawa yung gagalaw dito eh. Si Ice. Possible naman yung hero niya sa isang lane, di ba? So, like, these two players. Ay, naniniwala pala ako kay Ice. Timber versus Ben. Mag-owning to. Pag na-owning ni, ano to, ni Ice to, tapos ang Dota nito. Hindi nila alam ang Timber ng Southeast Asia. Yan ang isa sa mga best hero natin dito sa Southeast Asia. Timber! Fuck! Yan! No? Kung kumbaga sa may mid lane, may... yun. Kung sa mid lane, merong pack. Sa off lane, may Timber. So, pag may Timber sa mga Southeast Asia, malakas. And, tingnan natin kung ano mangyayari dito guys. Pakilala mo na natin for the side of EG, RTZ, yung gagamit dito ng Gyrocopter
Abed on Storm Spirit, fly sa kanyang Legion Commander Isis, Ice Timber, So, and Crit Tiny. Alright, just item na Quincy Crew, Yawaris Ben, Quincy CCNC on Leshrac, si Leslau Batrider, MSS Enchantress, SVG LOA on Elder Titan. And ayun na nga, shoutout sa inyong lahat dyan guys, sa mga tropa natin Puyat, and sa tropang Early Birds, yan. Sana nag-enjoy kayo sa napakatinding bakbakan ng Quincy Crew and EG. Game number 3 na po ito ng ating Best of 3 series. Ang mananalo dito ay magse-secure ng top 1 sa kanilang region. And yung matatalo naman dito ay medyo nanganganib pa. Or at least ilalaban nila yung kanilang second slot, no? Kasi to, dalawa lang po yung makukuha rito sa NA. So shout out po sa inyo dyan. And the battle begins na nga. So, dalawa-dalawa muna. Dalawa-dalawa lang naman. Wala namang kabakbakan dito. So, sino makasama War Storm, LC5 daw. Tapos na kami dyan, guys. Delay talaga tayo dito. 5 minutes, no? And ito, naghahanap yata. Sino, saan mo gusto i-lane yung... Di, Timber talaga. I-lane mo saan yun, ha? Lisbon, ha? Oo. Oh. Labanan ng armor. Pero tingnan mo si Ice kung saan pumupunta. Naglalakad siya ulit pangat dahil nakita niya nag-TP or nakita niya nandun yung Sven. Ayan. Talaga pinipili nila na magkaroon ng magandang matchup itong si Ice at mapunta siya dito kay Sven. Oo. Tama nga naman. Ganda, you need to give this Timberso a good game, good level din. Pero buti na lang off-laner si ELC, you know, nakaka-survive pa siya, oh. Kahit pa paano, nalawang nga gupit na to. Ako muna magiging off-lane ngayon kahit pa paano. Ayan, lumasit pa rin ito siya, no? First skill, yung kanyang overwhelming adds dito, yung ISIS, nandito na sa may top lane. Sakit, di ba? Aray ko, best, no? Ayan na, ayan ang kalakasan ng Timberso, yung ganyan. 1 to level 3, mamamain niya na yung si Sven. And knowing na nag-TP yung Sven dun, hindi kagad siya makakapag-out dyan sa lane na yan. Kailangan niya talaga tiisin. And ganun din, itong si Elder Titan, strength din yan. Diba? Iniisip ko yung sa bottom lane naman. Ito, diba? Hindi nila lane si Legion Commander kay Batrider. Which is kind of questionable, pero ginusto nila yan. Siguro iniisip nila maybe yung toss mechanic, 'di ba? Like yung homing missile, tapos ito toss mo, tapos rocket barrage, maybe could be a kill potential on their end. Or baka naman mamaya i-TP na rin nila sa may bottom lane siguro pag medyo tumaas na yung level nung Batrider. Sa ngayon kasi parang kaya pa nilang i-handle. Pero mamaya nga pag tumaas na yung level niya, talaga namang ilang stack lang pwedeng mamatay. Pero naging pulahan itong si ISIS dito sa may top lane. Kaya pa rin pala. Oh, water rune. Ayan, tutulong muna siya bago siya umalis sa baba. Oh, pero Abed, with the 1-1-1 skill build. Ngayon, kagandahan kapag mahunat yung offlaner mo. Pwede mong iwan only 2 minutes into the game. Kasi usually, pag 2 minutes in, kinokontest mo na agad yung mga pool. Ganyan, pag position 4 ka, or yung nandun ka sa offlane. Pero, yun nga. Kaya naman na yata ni Ice yun. True. And maganda nga yun. And also, 3 minutes... Crit, pwede niyang nakawin yung sa kabila, no? Itong si Quinn. And yun na yata yung babalaki niya rito. Tinan, mapunta na kaagad siya. Gusto niyang i-deny kaagad yung bounty dun sa side ng Quincy Crew. Para, syempre, walang laman yung bote rito ni, ni Leshrac. Ganito yung pagprotekta nila sa may gitna ngayon, guys. Yes, 3 minutes rotation for... agad. Like, Storm needs a really good game dito sa laban na to. Kasi, kita mo naman, di ba? Siya talaga yung magdi-dictate ng momentum for his team. Siya yung parang magiging leader nila going into their early to mid-game fights. Kailangan makuha niya yung silence niya before, or at least, before nung Yule Scepter ni Leshrac. Kasi si Leshrac, hindi naman siya nagra-rush Yules agad eh. Yung mga po, tapusin niya muna yung null niya. Boots, bote, stick, yan muna. Yung mga item niya, kaya medyo tumatagal yung pag-transition niya ng Yule Scepter. Oh, pero grabe pa rin to si Iowar sa may top lane, pero huli si Abedito, pero masyado maaga
yata ipag-go doon itong si Elder Titan. Hindi pa nakaposisyon yung Leshrac. Patay itong si Loa. Easy kill. First blood. Makukuha rito na itong si Crit and Abed. Magkapatay na lang. Sige. Okay lang. Reset na lang ako. Thanks for trying. Like, kita mo kanina, like, medyo nag-hesitate si Crit na gamitin yung toss niya. Gusto niya ibigay yung first blood kay Abed eh. But, ala eh, medyo matagal yung damage. Kaya tinos na lang niya siya yung tuloy nakakuha nung first blood. And yun nga, first blood natin yun, brought to you by PhoenixBet.com. Pokemon code natin, Lupon WXC, guys. Sa mga gusto magbet, eh, alam nyo na, PhoenixBet.com, ha? Punta na kayo dun. And, humabol na kayo. Mayroon pang running ads yan, guys, sa ating game number 3. Pero, and, ito, tinan natin, ice, ice, ice. Nakakabilib ito si, ano, ha? Nakakabilib ito si Awar. May, nakakasabay pa rin siya ng farm, or mayaman pa rin yung kanyang Sven. Kahit na sobrang pasakit dapat itong Team Verso dito sa lane. And ayan, ito, saka, nag-rotate na sila. Actually, okay nga lang din to eh. Di ba? Mas malapit na siya doon sa triangle niya. Di ba? Saka oo, malapit din yung side camp doon. So, kapag na, kahit mapush yung creep wave, may side camp ka na, pwedeng farmin din. Asan is Ben? Sabagay, oo. Di, mayaman talaga kahit sa lane eh. Hindi ko alam paano siya naka-lane doon, grabe. May mga farming mechanic din kasi yung hero niya yun, di ba? Medusa, Raid King, Sven, may pang farm din. Ang galing, ang galing. Ang galing ni ano dito, ni Yawar. Dito sa may gitna, tinan natin Queen, level 6 na. So, mas madali na siyang i-clear yung creep wave niyan. Sabay pagka-clear niyan, punta sa may neutral, farm din. Pero ito yung ginagawang bosset ni MSS, no? Ito yung kaibahan. Si, si CNC o Queen, eh, nakakapag-free farm ng ganun-ganun lang itong si MSS, eh, ginugulo lagi si Abed. Yeah, ito yung kagat. Ito nga, ewan ko bakit binan nila yan eh. Feel ko kung si Enchantress ito isa sa mga rason kung bakit alakas sila early game nung game 2 natin kanina. Kasi yung gantong klaseng buisit and then just Enchantress yeah, no? Alone. Tinan mo, kaya niya mag-buisit. Oh, 6 minutes. Gusto niya sana na makuha yung round dito pero fly. Eh, siya yung magiging bayad dun sa kanila pagkakamali na yun. Wala naman pala dun yung rune. Kung alam ko lang, Eka, no? Hindi na ako nag-contest dun. Top lane naman pala lalabas. Yun na nga eh. Malas. Ay, ay, ay. Pero, syempre, mayroong halong ano din talaga ando. Pero kung sipin mo, kung sa baba napunta yun, tapos namatay siya, nakuha pa ni Queen yung rune, di ba? Di double negative yun para sa side ng EG. Ano naman, nag-aaway na naman kayo dyan sa chat. Isihan nyo lang, guys. Sa mga tropa nating nasa chat lang po dyan, no? Huwag po kayong ma-high blood. Ako, mahalang mga top-top niya. Pero ito, Ice Size. Dinahabol dito yung Batrider. Wow. And may tinan naman siya rito ng rocket. Delegado yata. Pero nakapag-ano, salve. And then, cool down. Lahat kinumit na nila rito. Let's plow. Mamamatay pati si Abed. 3 course yung nandito sa may top lane. Meanwhile, fly. With that Legion Commander na matay, napatay po siya ni Queen. Nagpa-level lang ako, boss. Nadali pa. Like, isipin mo ah, tatlong hero yung nagpakita sa taas, pero hindi din diretso ni Queen or ni CCNC yung pag-push sa main one tower. Kasi ano eh, may mga TP rotation, di ba? Leshrac, you need to stay farmed sa hero na yon. So, kumbaga, hindi siya nakatake ng mga unnecessary risk. Tama, and ito. Speaking of risk, ako risky talaga yung pagganitong posisyon. Ice, ice, ice. Hindi nakakonekta yung kanyang timber chain out doon. Nakakalimutan niya yata, Kuya Lo. Nasinira niyo yung kanina, nag-ahabol lang kayo. Nag-ahabol kayo, nasira-sira niyo na yan ng Batrider. Medyo matagal-tagal din yan. And talagang ang bilis ng farm dito, nung double core dito ng ano ah. Nung Quincy Crew, no? The Shrap, hindi natitigilan, pati itong Sven na may stack pa sa sarili. Nag-i-stack siya ron. Grabe si Yawar, guys. Hindi ko kailangan ng support. Ako na lang. Yan yung mga carry, no, na hindi lagi nang piplame ng support. Sila na lang pinagumagawa. Ganyan ako, Yushi. Oo, ganyan ako. Na-carry? Oo, talagang i-stack ko yung sarili ko. Baka naman yung carry mo support din, eh. Hindi naman. Hindi, ganyan ako. Yung bilis ko mag-farm. Ang galing-galing kong mag-ano, buhat. Ini-stack ko yung sarili ko pa. Hey guys, it's okay. Sabi ko pag nagkamali, hey guys, it's okay. It's just a game. Remember, I will carry you. Ganun. Oh, wow. PMA only. Don't fight, I will carry you. Ha, ganun. Okay. It's just a bad game, sabi niya. It's just a bad game. Sabi ko sa kanila. Nice! Kwentuhan lang.
Pero 4-2 guys, ang score natin. Ito na naman, medyo passive nga ito. Oh, yun nga lang, ice. Siya na naman yata yung delegado, hindi tinuloy yung stand itong si Queen. Ganda ng words nga doon. Kahit yung secret shop lang, no? Okay na ako dyan, sabi. Malaman ko lang na may papunta sa may baba, okay na yun. Totoo. Ay, hindi ko alam kung sino nalagay niya, but yeah, kasi so far, Sven. Oh, pero yung Sven, delegado rito din na natin, ang ganda naman pagkakapress the attack, tanggal ka yung stun. And easy kill for a bit, pero kailangan niyang isihan dito. Kaso nasan yung mga tropa? Uy, na dodge! Okay. Diba? You need like to be sharp. You need to be like a shark. Yun lang. Size na naman. Nayari na naman po. Pero dito tinan natin Queen with a killing spree. Tinatakan siya rito ng homing missile. Mukhang hindi na i-go yan ni RTC. Sobrang lalim na. Wala na rin mana. Like walang papalo up sa kanya. You need to be like a shark. You need to love your brother. You need to love your brother. Yan, kukuha na sila yata rito. Stuck again. Okay. Atin na yata sila. Kailangan na yata nilang kunin yun soon. Ayan na. Kukunin na nga nila. Nag-strike na rito. Alam ba? Hindi. Wala silang vision dito, guys. Nasa baba yung wards eh. Nasa sahigo. Ayun o. Rawr. Delicioso. Sabi dito ni Yawar. Truly. Ayan yung mga nag... Yung EG ba? May wala yata, no? Kasi kanina pa sila rotate ng rotate eh. Wala yata may time sa kanila na mag-stack sa side ng Radiant. Wala. Tahimik yung triangle nila. Natulog ka na ba, Boss Alo? Wala, hindi pa tayo natutulog, guys. Hindi na natin alam yung tulog-tulog na yan. Dota lang. Dota pa. Yan. So, 1K. Lamang dito yung EG. Pero, timing na naman, Ish. Ano yung inaadwangan natin dito? Yung scepter na itong si ano, no? Beshrak? Eh, ito yung ano... Either, oy, pero si Abed hindi siya magsa-silence. He's actually going for Bloodstone. Oo, masyadong greedy yata ang Bloodstone agad to. Siguro, hindi kasi naisip niya na kahit mag-silence siya, mas mauuna yung Gules. Dito ni Leshrac. Siguro tinignan niya rin yung item progression niya. Na hindi niya mahasabayan yung Leshrac. Kaya nag-ano na lang siya. Pero madalas, ang ginagawa pag ganun na hindi ka mag-Bloodstone, magkakaya in Sanggi ka eh. Oo. Or mag di ka mag ano ta I mean orchid magkakaya ang sangli ka eh. Saka din rebuild ng iba pero let's see itong si ICS nakaabang na naman dito na. Siya na naman yung pupunteryahin na yun. Naku po mahuhuli si ICS mahahata Timber again. Will fall dito sa may bottom lane and dominating para dito kay Queen. Let's see. Ito na yung Queen si Crew. Yung kanila na namang magandang early eh, na-transition nila into objective. Tier 1 tower sa may bottom lane, matetake nila yan ngayon. Easy peasy. Pero, kailangan talagang may mamatay din eh sa side ng EG. Kasi medyo greedy yung core nila, si Tiny din, kita mo kahit papano, kailangan din niya ng blink dagger. Though na ito, kaya hindi na natin nakikita si Tiny with the blink dagger, with the position 4 kasi. Hindi na siya ganun kabilis. You want a position 4 na may natural mechanic na ng some kind of initiation. Mm-hmm. Or yun nga, may single target burst damage, hindi mo kailangan ng item, katulad ng Lina or Lion. True. And ito, tinan natin kung paano mangyayari dito dahil ito si Abed, pinupinteriya dito. Easy na naman, madadudge ko lang yun. Akala nyo naman, tatanga ako, diba? Sobrang dami ng ganyan sa sea. Hindi na dodge ko nga yung mga lagunag-laguna eh. Yan pa kaya. Isis na naman, oh. Delikado na naman siya, pero at least dalawa lang dito yung hero ng Queen Sikro, kaya makakatakas siya dyan. Pero Yawar going for Echo Saber again. Mayaman na naman po itong mga heroes ng Queen si Crew. Leshrac and Sven, top of the network natin. Abed, sa may top lane, may ginogo. Ayun na nga. Wala, hindi naman napatay. And delikado pa yata si Abed dito. Buti na lang, mayroon siyang haste. Do you remember the $1 million dream ball? Kailangan si Abed, you know, maka-spam din ang ano. Si Abed, tatahitahimig lang, pero kung maka-spam, kala mo madaldal eh, no? Kaya nga naboset si Imo eh, di ba? Napa si Imo dahil tinipan siya eh. Ibabi ako ng salita. Ayun, medyo ba ano rin to si Abed talaga.
Mumental warfare yung si Abidur, EJ. Ayun, sila tuloy na mental warfare. Naka-question mark ka tuloy. Ito na, yung seto na yung Leshrac, ha? Going for travel. Itong si Queen. San siya? Uy, naku, delikado si Abid dito. Pwede mahatak. Oh! Regeneration! Easy na! Oh, ayan! Oh, learning from a shark! Oh, di ba? You need to be like a shark. Nakakatawa din eh, no? Nakakatawa din talaga yung mga voice line. Pero hindi, yung sa kabila, hindi sila ganang ma-spam. Kasi mahirap yun eh, isang kapag napo-focus ka sa game na kahit na gusto mo mag-spam, nakakalimutan mo mag-spam eh. Talagang siya. Nakakalimutan mo yung hotkey mo sa number ng ano, pang-spam. Ako nawawala sa isip ko. Lalo na pag hindi ka prakusyado talaga na every galaw mo eh, mag-chatwheel heal ka. Nakakaano yan. Pero ito na, another stand dito sa may bottom lane. Let's see. Top lane, may mag-go yata sila dito nag-travel. Itong Batrider, pati itong si Abed, papunta na rin naman. Merong tatama na homing missile, Queen Delegado. And then, ito na! Yung sipin by Abed! Queen is down! Meanwhile, on the bottom lane, nakatipin naman ito si Ice Size. So, dun sa may top lane, MSS, nayari doon. Dual damage ba yun? May fly? Oo, nakakos na. Dual damage? Ang masama kasi doon sa side ng Queen si Crew is nagpakita sila sa bottom lane. So green line for the side of EG, meron silang duel and good burst damage coming from this. Nag-cancel din eh, no? Nag-cancel din ang TP yung Batrider doon, di ba? Kaya naman talaga, it's time to go and do the burst. Para dito kaya si Size, wasak si Loa doon. Wood trip talaga magiging kakalabasan ng Elder Titan pag nadikitan itong Timberso. Ginagawa niya pa kahit mga maliliit na creeps lang, oh. Kaya nga eh, ganyan yan. Si Ice Size talagang sobrang value mag-dota. Limited lang naman kasi yung farm sa mapa. So, syempre, yung nakukuha mong farm is nade-deny mo sa kabilang team, diba? So, kahit nasabihin mong 20 lang yung total gold na yun, that's still a deny gold sa kabilang side. Sa inyo yun, tapos deny pa sa kabila. So, ito, tinan natin, ah. Crit going for Blink Dagger. Medyo matagal-tagal pa ito. 1K pa yung kanyang kailangan. Double damage. May nakakuha ito sa exercise. Hindi naman magamit yan. 6-6 score natin, 2K kalamangan dito ng EG. Si RPC, ano na item dito? Medyo ano, tahimik dito yung gyro, okay. So going for ganim scepter pala itong si Arthur. Ano kaya, pero mas gusto ko yung timing ng Quincy Crew. Kasi itong si Isden, meron na siyang, mas maaga yung magiging BKB niya. Kasi si RTZ, paano pa lang siya ipa-ags, tas after nun, BKB na. So, yung burst potential ng Quincy Crew is malaki. Like, lalo na pag nawala si Gyrocopter mo. Ito na naman. Gusto na naman nila i-go dito. Pero Fly, Delegado, mamamatay kagad dito si Captain Fly and Ice. Naku po, kailangan niya mag-timber chain out na maraming beses dito, mga sir. Pero yun na nga, yung lasso ginamit na sa kanya na Ice is down. Yawar, with the double kill sa kanyang Sven, mas mag-accelerate pa kayo yung kanyang timing dito sa may BKB, pero nakabang si Crit. Gusto nilang i-go itong si Sven. Alam nila yan, pero nandyan din yung the rest of Quincy Crew. So, wala. Nag-evade lang si Yawar dito. Sabi niya, baka kala nyo ako si Sumail. Mid carry player ako. Yawar talaga to. Ito din eh, si ano din pala, si Batrider, mag-BKB din sila dito. Oo, so, yan yung like yung kalakasan ni Abed, biglang babagsak pag nakuha nung tatlong core yung BKB nila eh. Si Abed, wala pong BKB. Matimingan mo lang ng, yung stamp kasi minsan ni Elder Titan, hindi mo napapansin yung spirit na yun. Kapag sobrang chaotic ng teamfight, di ba? Pero ito na, ganips nga itong si RTC and I think they will go sa Roshan. Ngayong nakita nilang nandun sa may bottom lane yung Leshrac. And ayun na ngayong kanilang gagawin. Age of the Immortal on RTC or Abed. Depende. Gladstone na ba si Abed? Hindi pa pala. Oo, kay RTC yan. Kay RTC na bibigay yan. Ayun na nga. Di alam nung Quincy Crew. Kaya nga eh. I mean, kasi naman, hindi mo naman talaga iisipin. Hindi naman talaga sila mabilis dapat mag-Roshan. Oo, pero wala namang may medalin sa kanila. Pero with that press the attack, saka press the attack yung naganims nung Gyro. So medyo bumilis. Mahuli pa rin dito. Ito, Elder Titan. Ito, lalamang lagi dito EG basta mapitas nila yung Elder Titan.
yun yung nakakaligtaan dito ng Queen's Crew. Kasi isipin mo, di ba, katulad nung sabi mo kanina, naka-double kill si Yawar, mas bibilis yung BKB nila. But since nakakuha ng Aegis of Immortal si Gyrocopter, na dapat nakakatakot kasi wala pang BKB si Gyrocopter. Oo, pero Tiny, maseseta pa dito, yun yung na-press the attack. And na-combo, kagad itong si, si CNC, mamamatay, matutungan mo po siya doon. And then, MSS, pero ito na, yung God Strike ni Yawar, ang sakit, Kuya Eddie, flies down, ice, delegado rin dito, pero yung Patrider, pwede yung mamatay, kill speed power dito kay Bed. Maghahabol ba? Ito ang side na Queen's Crew. Tinumahan ng ultimate yung. Bakit hindi ito yung nahabol dito ni Yawar? Wow! TP out. Makaka-TP pa nga! Sumakto ang layo! You need like to be a shark! Grabe nga si Abed dun. Like, basta talaga gantong klase yung mga... Kapag Spirit Brothers, si Give Him Puck! Grabe yung panos ni Abed dito. Pero mali yata si Yawar dun eh. Ang gusto niya abulin si, ano eh, RTZ. Gyro? Diba? Hindi kasi low na si RTZ din eh. Like, sayang eh, syempre gusto mo ipop yung Aegis, ganyan pwede mag-reset yung EG. Wala naman ganun silang pa rin, big no? Spells, uy, tapos may Aegis of Immortal pa. Ang tapang naman dito, ah, papasok kasi, ito si Abed, yun niya lang. Masisetapan ata sila rin, tingnan natin patay gagal dito si Grit. Pero press the attack lang to cancel that stun. And delegado, itong si Quinn. Quinn is down, dalawang beses na sunod dyan. De-delay na yung kanyang item. And Ice is Ice, mangungulit. De-derecho, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng EG. Pero again, win yun para sa EG. Yeah. Kasi basta may panghabol ka eh, no? Bakit mo lang yung positioning dito ng Leshrac? Ang dali patayin pa rin eh. Like, he really needs this BKB para mas makapag-deal na siya ng damage. Hindi siya nakakatayo sa teamfight. Lagi siya yung pinupuntra. Even with the Tiny plus Timber, so, na may mga panghabol mechanic din. Kahit na gano'ng kabilis yung mobility with the Boots of Travel plus Yule Scepter. Kung may Timber Chain at Zip ka, mahahabol at mahahabol ka. mga... Pero okay din pa lang, si Fly, ano. Ang ganda rin ng positioning kasi isipin mo, nai-stun si Abed eh. Pero nakaka, like, hindi tumatagal ng at least 2 seconds yung disable ng Quincy kung nape-press up the attack siya lagi. Saan din pala sa Major kung ting ginawa nila? Diba? Nai-stun si Abed dun eh. That, pinapress the attack dyan eh. That. LC. May LC naman pala, support eh. May katulong sana. Ay, sorry. Move on na tayo. Major. Move on na. Major, sabi guys. Mo nga kanina. Move on eh. And ito na nga guys. 11-10 yung score natin. Lamang ng 1K lang yung EG rito. 21 minutes ng laro. Napakagandang bakbakan. Queen's Crew and EG. Number 1 and number 2. And ito na yung mga item natin guys. Sobrang crucial nito. Guys, kasi itong panalo na to, ito yung magdidictate kung playoff ka sa Major or group stage pa lang, 'di ba? Yun yung ano, kasi kita mo yung mga teams na hirap umangat sa playoffs, 'di ba? Yung last Major really? Natin. Kita mo yung EG, pinanalo lang nila lahat ng nasa playoffs nila, grand finals na agad sila. Tama. Hey, Abed, may ispatan dito, pero matatay siya. Yung is down, sabay TP out, medyo matagal. Pero naka, wala. You need to be like a shark. You need to be like a shark. You need to be like a shark. Kailangan mo tubigan yung shark. Yun yun. You need tubigan yung shark. Alam nyo na ha. Ay, huli. Ay, hindi. Wala rin. Kung inangat niya pa yun. Siguro ng onte, nag-expire yata yung firefly niya. On, nag-expire na rin. Nag-expire. Ganyan kinumit yun para kay Abed eh. So, ito si Yawar. So, buhatan na naman to. RTC Yawar na naman. Tapos pag may double divine na, saka ulit kayo maglalaban. Ganon. Tapos may tiny na naman, matatapos bag na naman tayo, talo na naman tayo, nararamdaman ko na. Hindi, siyempre, ito ngayon, siyempre, mag-aalangan na ngayon magtutos itong secret, di ba? Dahil sa mechanic na yun kanina. Kasi typically, kapag nag-toss, patay na, kaso may mga toss na nabubuhay dahil sa buyback. So, pag mamamatay na, wag mong itutos, normally na lang natin, okay? Ang hirap, parang na-disable yung isang spell mo dun, ano? Oo. Or kaya, pag alam mo may combo mo ng avalanche toss, tapos patay sa ere, wag mo na comboy ng avalanche toss. Avalanche mo na lang, tapos normally mo na lang, pag tapusin mo, wag mo na itotoss. Oh. Pero ito, naka-smoke dito yung Queen's Crew, guys, and ice. Yung may ispatan nila dito. So, kailangan lang pumosisyon na maganda dito ng EG and the stomp.
will not connect on anyone. Pero Leslaw, nag-aabang dito. Pero gusto nang magbakyata ng Queen si Gru dahil pangit na yung kanilang posisyon dyan. Oo. Ang ganda ng smoke doon, grabe, last minute smoke from the side of EG. Kasi naispatan na nila nandun. So nag-stomp man si Elder Titan, but he doesn't know specifically kung nasaan yung side ng EG. Saka mabilis din yung mobility ni Gyro Kato. He has SNY. Kaya, kumbaga, naglambang na lang din sila doon. Alam nila kung nasaan, pero not specifically yung location. And ito na nga, guys, going for yung sweep blink si Yawar dito, no? Interesting. Small little things na kasi isipin mo patay na dapat sila doon pero naisipan nilang mag-smoke doon at napaganda pa. Hindi lang ginagamit yung smoke pang ano, pang laban, pang hanap ng kills. Kundi kaya, pwede rin pang iwas doon sa mga tank. Magaling. Ganun din eh, pero nami-misclick. Yun. Ako bisa, kunyari, gusto mag-smoke. Dalawa yung pumipindot. Dalawang support, pares may smoke, pares nagkakasabay. Yun yung mga masasaya, diba? May mic naman, ano, pwede naman mag-usap, ano. Bakit yan din nag-uusap? I-click na gano'n, no? Pares. Naku po, double smoke. Tapos tatawa ka na lang sa ano, ng chat wheel, ano. And, yun ah. Tignan natin dito, guys. Tumagal ah. Tumagal yung BKB. Ito si Queen, delegado rito pero kailangan mag-back out ng EG. Nararamdaman nilang nandiyan yung Bat Rider or kung sino man yung papunta rito. Abed, nagkikipaglaro pa with that remnant vision. Ayoko pa doon patayin. Ano ba yan, Queen? Kinagawa mo. Best bid ako pero RTC with the balancer technique. Siya naman yung magiging pitas dito. Mega kill para dito kay Yawar mid. Yung naging kapalit ay carry and fly delegado rin with his Batrider. Pero toss back, nililigtas kita, kapitan. Yun nga lang, sinabunutan siya rito. Kaso nag-backout nila kanyang mga tropa. Wala na siyang mga tropa, wala na siyang tropa rito. Baka wala na yung kanyang BKB. Delegado, ito si Lelis. Pero nandiyan na ito si Yawar. Hindi ko alam, di sila nag-communicate doon na go pa. Lalo na meron pang God Strength itong si Yawar. Ngayon pala nag-expire. You need to be like a shark. Matapang ka dapat, guys. You always want for blood, di ba? Yeah, pero really great move. Good recognition side ng Queen si Crew. Kasi, ano eh, lagi nang nape-pick off dito si, ano, si CCNC. Queen. So since nakuha din nila si Gyrocopter, di ba? Siyempre, siya yung winning condition dito na side ng EG. The fact na napapatay mo, nape-prevent mo yung farm niya, yung BKB niya, na-delay mo na naman. Like, this is... Itong pwede madelay ng 2 minutes to, malay mo mag-respawn na, mag-respawn na in 16 seconds yung Roshan, wala pa rin BKB yung Gyrocopter. Season 1 guys, tinalo rin ng Queen si Crew yung EG. And then, natalo nga lang yung Queen si Crew yata sa... Undying. So nagkaroon sila ulit ng tiebreaker at doon sa tiebreaker na yun, EG na yung nakalama kaya sila nag top 1. Pero this time, mukhang pinapatunayan ng Queen si Crew basta group stage or itong... First round robin, wala na kaming ano dyan. Wala na kaming sasayangin pagkakataon. Sinayang lang nila yung pagkakataon nila doon dahil natalo yata sila sa may Undying nga. Kaya naman pare-pare sila naging 5-1 yata yung score. Kuya, bakit ang lakas ng Queen si Crew versus EG? Kasi si SVG, dating coach ng EG yan. True. Mm-mm. So alam na alam niya yung guys. Mga, Before si Bulba pa or yata, nagsabay yata sila ni Bulba doon, no? O, hindi. Ano? Ako na yata mga talaga. Panahon, Fear pa yata yun eh. Oo, Fear yata. Sumail pa yata yun eh. Fear Sumail. Kasi alam ko, nandun pa si Sumail nun eh, di ba? Nandun pa si Sumail. Support yata Fear, tapos Carry Arthur. Mid Sumail. Yeah. Sumakit doon yung ulo ni SBG doon, kaya umalis na siya doon. Alam ko yun eh, sabi niya, like, sobrang ano daw, pressure daw. Doon sa siyempre. EG kaya umalis siya. Alam ko siya ata umalis doon eh, hindi naman siya kinik siya at umalis doon. Pero galing nga rin naman yan. Hindi kasi ganun kasi talaga niya, pag ano yung team, di ba? Kailangan talaga mag-perform na pe-pressure ko. Lalo sa major, di ba? So, ito guys, 11-13. Dikit na dikit ulit. Again, yung laban natin. Ito yung ano sa NA talagang magkaka-farman kayo, dadami yung item nyo, magkakamali, doon kayo matatalo. Yun lang, isa, dalawang clash, makikita natin matindi.
5v5, more on split. Pag hindi pa kaya, lalo na kung may lamang sa kabila, yung hindi mo pa nararamdaman na kaya nyo lumaban, split-split lang. Hanggang magkakuha na ng item, di ba? Kaya na nangyayari dito eh. Sino ba mas pabor tong Roshan fight? Parang ano eh. Queen si Kru yata kasi. Kasi may Elder Titan, no? O, Elder Titan na. Sila. Yung saka yung Vision eh. Kasi. May pang Vision sila sa loob ng pit. Yung pang Vision ng kabila, yung spell ni ano, ni Ice eh. Oo, oh, medyo niya, eh. Kailangan pa niyang lumapit eh. Pero ito, tinan natin. Oh, ang tapang. Gusto niyang unahan dito itong Sven. Also, ma-force sa kanya lahat ng pwedeng ibigay dito ng Queen si Kru. Pero may force stop out naman. Munti ka na siya tamaan doon ng stomp nitong si Elder Titan. Oh, yawan. Oh, gusto na lang i-go. And tinalo na nga agad nila dito yung Elder Titan. Yun nga lang. Oh, si Ice! Nalusaw siya roon with the God Strike. Ito na naman! Bang! Unstoppable para dito kay Yawar. Hindi ko alam kung gusto pa talaga nila mag-go doon. Dahil, nandun yung spin, nandun yung damage dealer dito na Queen si Kru. Eh, sa ganun pagkakamali, easy Roshan. Yeah. Saka ang awkward ng team fight ng EG doon eh. Anday! Roshan steal ba? Oo, tingnan natin dito. Pwede pumasok dito siya. Abed, marami na siyang nakakaw na ginawa. Pero Ages of the Immortal, mapupunta kay Queen. And RDC, lalaban pa ba sila rito? Napap yung mga BKBs, guys. Yung cheese. O ngayon pala kinuha ni, ano, ni Queen. Yung Ages, hindi pala pinasok. Oh my God! Kasi, walang BKB dito si Abed. Kanina, di ba, nakita po, pumasok si Tiny dun sa backline. Gusto nilang ponteriyahin yung Elder Titan. Pero, yun nga, katabi kasi ni Elder Titan si Batrider. So, pag pumasok si Abed dun, mafe-flaming lasso siya. So, it wasn't a good fight for the side of EG. Hindi siguro nila in-expect yun. Pero, yeah, kulang kasi pero, yung item EG, na idiot. Naka-smoke kayo yung EG, guys. Walang God Strength, eh. Sila ng away. Alam nila na walang God Strength. And yung Ages of the Immortal na kay CCNC. Dito kay Queen, sa may less rap. So pwede nilang unahan tong Sven, pero grabe makaramdam. I-blink pala. Blink out agad yung Sven doon. And tingnan natin dito, ito yung Batrider, pwede niya mahatak. RTZ, walang BKB yan ha? RTZ. Yung press the attack, yun na raw, yung BKB niya. Meaning BKB. Pero kasi kung alaw, kahit na isipin mong walang God Strength, si Yawar, may Elder Titan eh. Si Abed, kapag may isang pagkakamali lang niyan with the stop, naku, ang dali niyang patayin. Saka si Fly, wala siyang blink dagger, so kapag yung mga ganung kasing initiation na malayuan, hindi makakasunod si, ano dito, si Legion Commander. Uh-huh. Kailangan natin talaga, hindi, ma-burst down talaga yung spin, yun ang pinaka-main target dito ng, ano, kayo si Kru, no? Hello? Ayun. Okay. Wala. Yung Queen si Kru, si EG, kailangan talaga patayin dito yung Sven. Yun yung main target nila dito. And also, ang ganda nun, kasi wala sa kanya yung Aegis of the Immortal nandun sa may Leshrac. So talaga yung siya yung magiging target dito ng EG. Pero let's see kung ano mangyayari. Abed, with the Aghanim Scepter. Yan yung pwede mag-turn around dito ng team fight. Pero may shard din dito itong si Leshrac. Hindi talaga siya mag-BKB, no, Kuya Alo? Talagang Fly. Captain Fly, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa akin. Pero ito, tinan natin. Dalawang beses sila papatayin. Itong si Queen. Oo nga, masyado malayo yung posisyon niya dito. Pwede mamatay itong si Queen, guys. Ages of the Immortal. Magagamit, pero nandiyan na in the rest. Opa, Queen si Kru. Winner's wallet si Fly. Kailangan niya mag-buyback. RTC Delegado rito, mawawala rin yung kanyang BKB, pero namatay rin yung street. Ice, Delegado rin! Kailangan na tumakbo dito ng EG. Ice, pulahan, pero meron press the attack. Mini BKB. And the rest of Queen si Kru ay magre-reset na lang. Magandang intention na kunin yung Age of the Immortal dito kay Queen. Pero napabuyback dun si ano ha. Dalawang support yung naging kapalit nun. Yeah. Ang ganda nung ano nung hanap ni Batrider doon, nakita niya agad si Tiny, so walang naging follow up after nung pagka-respawn nitong second life nitong si Leshrac. Ba, yeah, grabe, sobrang dikit ng laban natin dito. Yung Bloodstone, yun din yung nagbuhay kay ano eh. Kaya tumagal eh, no? CNTO. Tumagal siya doon kahit papaano, guys. And ito, tinan natin, AK, yung kalamangan dito ng Queen si Kru. Pero
dikit pa rin, guys. Kaya pa rin i-turn around ng EG, yung mga team fight, lalo na kung walang Age of Immortal yun, ganun, hindi naman magmamatapang yun eh. Diba? And kung mapatay nila na ulit ng ganun si CCNC, talaga mag-ano yan, magda-die down yung kanyang farm. Speaking also, of Bloodstone, CCNC. Pag ano. Speaking of CCNC, Kuya Alo, he's itemizing A yung disc. Hindi na ako mag-burst down kapag na-build up niya pa itong item na ito. Alam niyo eh, no? Pag mag-stay lang ako sa Clash ng Buhay, magde-deal ako ng damage. Diba? Yes. Alam ko ako yung focus, alam ko ako yung papatayin. So, bakit hindi pahirap ako sila? Come on, get me, sabi niya. Come on, get me, get me, get me. Come on, no? Come on, get me. Ganun talaga, guys, pag 24 hours nila. Na gising. Nakikita na nag-plane break yung Batrider. So, may spot lang ba? Hindi, naka-out. Malam, may boots of travel. Ay, may boots of travel. Uy! Chiawar, naka-dagger out din. Oh, mabilis. Naku, ayos. Ang ganda yung Scepter setup, pero press the attack again. Sobrang basic na skill. Tatutok mo lang sa kampi mo, pindutin mo, okay na. Grabe, mag-disengage yung parehong team natin. But si Quincy, naka-smoke sila dito. Sila. Under the vision. Binrake niya lang, sabay TP out. Gusto niya, nakita niyo nung smoke, big breaking niya sana. Pero wala ata siya na-break doon, no? Yung ewan ko, na-break niya yung kay Batrider. Oh, na-break niya yung kay Batrider. Anong nata? Ah, mag-ano siya? Magba-butterfly. Kailangan, hindi niya kaya si Jesse Isben. So, maybe with this butterfly, kaya niya na. Kailangan din mag-MKB sakali nung Isben, di ba? Kahit yun na lang. Pero dito meron nga press the attack again. Ice. Mabubuhay, pero meron ng Octarine Core. Yung Batrider, napakagandang bakbakan ang natutunghayan natin ngayon, guys. 17-11. 10k, network lead in favor of Quincy Crew. Kaya pa ba ng EG? Makakagawa ba sila ng himala? O tatagal lang ulit pero matatalo na naman para nung game number 2. Grabe yung ano. It just doesn't feel good kapag gyrocopter ka kasi hindi ka talaga mananalo doon sa Isben na yun eh. Isben, unless makahit mo siya, mawala yung God Strength, then maybe manalo ka na doon sa team fight mo doon sa Isben. Pero wala eh. True. Sobrang patience din ni Yawar sa mga spell niya. Kita mo, hindi siya agad nagpa-pop ng BKB. Hindi niya pinapop yung God Strength niya or even MOM. Talagang patience dito from Yawar. Ito, nakabang lang yung EG rito sa maganda nilang words. Talaga binabantayan lang nila to na huwag mawala. Dahil dito sila lalaban. Obvious na obvious eh. Wala nagde-defend. Oo, walang dumidepensa sa kanila. Ayan, sabi ng Quincy ko, ayaw niyo dumidepensa. Sige, magpupush kami. Wala naman kayong Luna na kaya niyong bumasag ng story na may bumabanda-banda. Oo, ngayon kami, may spin kami rito. Babasagin namin kayo. Mas mabagal sila magpush ngayon. Kaya nga, mabagal yung EG rito. Ah, puro dumidepensa sila. Oo, sila pa rin yung dumidepensa. Butterfly na, itong gyrocopter. Going for Satanic's next item dito na itong si Artizi. Oh. And then ayun na nga yung press the attack, yung scepter setup, tingnan natin Artizi. Tinalo na kagad dito si Leo Warren, Great Morado kagad siya diyan. Monster kill para dito kay Warren Artizi. May butterfly ka ba? Parang hindi ko ramdam, sabi ni Yawar dito. Killing spree para dito kay Laslao. Munti ka na mahuli. Etong si Ice. And run. He's just way too farmed. Itong si Sven Eve, kasi may Daedalus din eh, basta mag-crit din yan. Oh my god, the damage output sa side ng Quincy Crew is way too strong. May Earth Split ka pa. I told you, this Elder Titan, sobrang pinabuff niya yung dalawang cores niya dito. Walang armor, guys, yung ano rito, EG rito. Hindi ko naalala kung paano sila manalo rito. Yung last pick nila na gyrocopter talaga. Napaisip ko kung kakayanin ba sa late game itong si Sven. May way sila eh na para manalo yung lineup na ito eh. Mapahirapan yung Sven sa umpisa pa lang. Dapat sobrang lamang nung gyrocopter sa item. Ahead dapat siya ng one item at least, no? Para manalo kay Sven. Pero kung same lang sila ng item ni Sven or yung net worth, alam mo na kayang muwasiwas nitong ni Sven ng kanyang isang data. Mag-critical at bumura ng isa.
Meanwhile, itong si Gyro Captor, alam mo, average overtime yan. Diba? Yeah. Like, typically, isipin mo na kaya sana ni Gyro Captor maging ahead ng isang item sa mga ibang cores. Pero kasi isbend to eh. Like, kahit pahirapan mo siya sa isang lane, hanggat hindi mo nakokontest yung triangle niya, hanggat may stacks doon, stocks... hindi mo makakahabol at makakahabol sa farm itong Quincy Crew or si Yawar doon sa isbend niya. Yeah, I think yun lang talaga ang naging ano nila dito. Sa tingin ko kung bakit iniisip nila kaya naman. Nag-drawing na kuya Lo, iikutan daw nila. Last fight na to para sa last fight na to. Nararamdaman ko. GG na. Kumbaga ito na 'yon pero nagpakita rito si RTC clearing yung creep wave dito sa may gitna. And alam nila nandito yung the rest of Quincy Crew, gusto nilang mauna. Pero sino yung mauuna rito? Okay. Wala dyan. Yung Roshan, hindi pa rin mabuhay. Palit lang sila ng posisyon. Yun wala, nagpapakita na rin dito ilang shrek. Alam niya, hindi niya siya ma-reverse. Pero mas maganda down yung ano positioning ng Quincy Crew. Kasi kita mo yung lanes, yung dalawang side lane dito ng EG na pupush. Kapag natalo sila ito, ang bilis ng Rax. Oy! Tinosta kagad, pero illusion lang yun! Ay, may debated! Debated, guys! Surprise! Meron akong illusion escape! And ito na! RTC, kaya niya bang makipagsabayan dito kay Sven? Tumatakbo yung Erosiano! Pinuputulan na pakpak! Double kill para dito kay Quinn! And a bit, mapapa-out na lang. Disaster na yung start ng teamfight nila. Pero nag-stay pa rin sila doon. Mahuhuli pa yata etong si Abed. Pero makakapag-sip out naman siya dyan. Sabay TP out. Nakaligtas pa rin. Ang tanong, kaya ba nilang depensahan? Ma-force ba yung buyback dito na itong si RTZ? Oh my God! EG! And ayun na, tumatalon-talon dito na itong si Abed. Tingnan natin, kaya ba nilang dumipensa RTZ? Ay buyback naman siya rito, pero ayaw mong gamitin yan. And grabe si Queen, oh. I-spamin na lang yung stun niya na yan. Sige, pag na-timingan kita rito. And 2 racks down again. 30 seconds. Ayaw pang i-commit ni RTC. Alam niya eh, wala rin siya magagawa. Patay rin yung Timber. Patay rin yung Tiny. So, hintayin niya lang mabuhay yan. Baka yan, pagkabuhay ng Timber, saka siya mag-buyback. Oo, tingnan natin. Abed, trying his best to delay itong pagpupush na use nga lang and crit delegado rito. Tingnan natin, may stun po siya, mamamatay. And may pagpapala dito kay RTC, ilang segundo na lang mala RTC ng Civil War yata to. And eto na yung hatak ni Abed, kaya ba nilang bumerse down? I don't think so, kailangan ulit mag-out. Ice, hindi pa kuminek yung kanyang Timber Chain out. Buti na lang may press the attack to cancel that stun. And ngayon, EG. Sakit sa ulo. Yay, it doesn't feel good para dito sa side ng Radiant. Anong gagawin nila? Roshan! Diyos ko, baby! Kung mai-sneak nila ulit, katulad ng ginawa nila, baka? Pero naku, delikado. Like, nakita na nila, isipin mo, yung win condition mo, Kuya Alo. Si Gyrocopter. Hindi kayang makibakbakbakan. Hindi nila kaya makapag-deal ng damage aside ng Quincy Crew. It's really even hard unless... si Queen, kita mo yung... taras! Paano mo makapatay yung 4-5 yung buhay? Talaga yung... It's over, guys! Kahit sumipout si PNC abit dito, hindi niya maubos yung buhay niyan. Nako, believe na talaga ako sa EG pag naipanalo nila yung game na to. It's really hard. Papaputol ko na yung ano ko! Sige! Tinanong lang kagad nila dito, tinan natin, oy, pwede nato mamatay. What the play? EG! Makakakalo ko pa dito! Namatay ka si Yawar! Huwag kipa! Bumaybak! Pakalaputol yun ako, ha! Yawar, bumaybak na po dito, tinan natin. May magagawa mo pa. Ito ang EG and your scepter. Tingnan natin, pero round 2. Kaya ba ulit gawin ng EG yun? Wala na kayong mga mana. Kailangan nyo na magsitakbuhan. Yawar, galit na galit. Nahuli itong si Timber. So, pero may buyback yan. Oh and my kailangan God niyang mag-buyback. 40 Tara, seconds pa yung BKB ni Jai. Joke lang yun, ha? Guys, joke lang yung sinabi ko. Baka maputol eh.
Baka mabutan eh. Grabe yung pull niya, ano doon niya, holy guacamole, daganim scepter pull. May damage pa pala eh. Basta hindi makapagbigay ba yung spin? 5 man ba yun? 4 man? Ilan yung pinamahan doon? 4 yata yun. Ko po. Kailangan pa, may, kailangan pa yata may maputol para galingan ng Ichi ah. Oh my god. Bawal, hindi ko na sabihin ulit yan. Baka maputol. Napakaganda ng laban natin. Holy shiznit. EG, they're not tapping out yet. Hanggang sa kahuli. Yung one, kung may 1% mana natitira sa chance of them winning the game. Oo. Oh. Ay, pero si RTC, ano yan? Lakad ba natahan? Pero mayroon naman daw ang Presti attack and dealing a lot of damage naman itong si Gyro Kappa. Wala kasi pero God Strength. Wala lang siya BKB rito. And ice, kakabuyback mo lang. Mamamatay yata sa numero. Ito na naman yung attack. Wala nga lang silang okay damage. Na. May buyback pa. Eh, may buyback pa sila rito, pero RTC wala. Dieback yun, mga sir. Bumayback siya kanina ng ilang segundo na lang doon sa may bottom lane. Ito yung parusa nun. Nice. Ano naman yan? Uggs and cheese. Kaya nila bibigay. Oh, Abed, pumasok, lumabas, umalis. Wala siyang ano dito, ATP ha. Delegate, walang mana yan. Wala na, GGG na. Uminto na. Uminto na. Oh my god, Quincy Crew, guys! Top 1? Sa NA? Giving points? EG? What a game! Ang ganda, grabe. Like, the drafting pace pa lang, di ba? Nakita mo na talaga. Oh. Na-force silang mag-position 5 Legion Commander. Even yung second game kanina with the Sven pick. Like, si Gyrocopter, kahit anong gawin nilang play eh, talagang nag-scale yung hero ng Quincy Crew towards the end. Napakaganda ng laban. You gotta give it to Quinn. Quincy Crew, kay Quinn, kay Yawar, apakaganda ng performance. I think, Yawar, pinatunayan niya na hindi na RTC yung best carry dito sa NA. Grabe performance siya. Game 2 and 3, talagang the one true carry. Kung paano siya makapag-farm dun sa lane, itong si Ice, para sinasabi, ikaw na yung best carry. Bas offline ka pala sa region nyo eh. Kita mo, nakapag-farm pa rin ako sa harapan against dito sa ano. Against dito kay Ice, no? And talo pala tayo sa bet mo. Yun pala, ang kalong quota natin, talo pala tayo sa bet. Yun lang. Sardines talaga, sardines, oh, gaming, Sardinas Nation muna tayo. YOLO ang mga bet ngayon. Oo nga, plus one, Quincy Crew is real. Di, pero dikit din talaga yung game na to, Kuya Alo eh. Oh. Dikit din talaga yung game na to. Kung meron tatapat sa side lang. Miss lang siguro yung timing. Na-miss lang siguro yung timing. I think EG kailangan nilang i-workout yun. No? Parang ang laging dating sa kanila nung game, sobrang slow nila maglaro. Pero feeling ko siguro dapat binigay na lang din yata nila yung Viper. Kasi yung Enchantress, I think both games, si Enchantress din isa sa mga rason that's punishing them. Kasi nung, si ano, MSS din, nagdi-deal din siya ng damage. And yung presence niya very, very early sa game, yun din yung nagpapahirap sa side ng Radiant. Kasi hindi rin sila makago ng makago eh. Kahit na sa'yo may momentum, when you have Enchantress na lagi kumukuha ng jungle nila, di ba? It's just this one hero alone can zone out yung mga cores dito ng EG na dapat sana nakapag-farm na sila. And yun na nga guys, no? Quincy Crew yung nanalo dito sa ating best of 3 series. 2-1, score dyan. Sakit, para kay... Hindi, masok naman na sila sa TI. Kumbaga, ano lang to. Yung pride nila as a number one team in a NA nadungisan ng Quincy Crew. Last season din naman, tinalo talaga sila ng Quincy Crew eh. 2-0 pa ngayon. Pero and hindi pa tapos. Nagkaroon lang ng tiebreaker. True. May mga pa susunod pang laban itong Quincy Crew. And I think medyo mabigat din. Undying. Yun din yung last time naman na tumalo sa kanila, di ba? Yeah. Kaya nagkaikot-ikutan sila. And then EG tinalo na may Undying. Baka mangyari na naman yun. So, ikot-ikot na lang ito. Kailangan hindi sila maging kampante. Kasi, di ba, natalo na nila yung hardest, one of the best sinasabi dito sa NA, which is yung EG. Like, yung Undying, though na malakas din sila. Pero, syempre, compared na naman yung Undying caliber sa EG caliber, di ba? You really need to win this game versus Undying. Kasi, ang hirita mo naman kung gaano nila kahirap ipanalo to, di ba? Ipinanalo yung game na to.
And also, kung sakali man ha, yung manalo yung Quincy Crew against Undying, ibig sabihin nun, top 1 po sila, and then Evil Geniuses and Undying, magkakaroon po ulit sila ng tiebreaker. Hindi po yun mag-win over the other dahil po major slot yung kanilang pinaglalabanan. Pag ganun po, magkakaroon talaga sila ng tiebreaker. Best of 3, pag dalawang teams lang, best of 1 naman kung multiple teams yung meron tiebreaker. So, siguro, EG... O goods naman na sila, pasok naman na sila sa TI. Ang ano lang eh, syempre, yun nga, number one team ka sa NA, pero nadali ka na nga, Quincy Crew. So, I think, ano yan, challenge sa kanila ulit yan, na kung magkakaroon ulit, kung magkakaroon ulit ang tiebreaker, kailangan nilang talunin itong Quincy Crew. Tinik sa lalamunan ng EG, Quincy Crew. Kumbaga, TNC may fanatic, ganyan yun lagi. No? May isa silang kahinaan na team. And ganoon talaga, kontra-kontra pelo, guys. Hindi naman lahat, hindi porkit malakas kaya, ikaw talaga yung polo pangalo ka, di ba? May isang team talaga na laging, ano kayo, parang kryptonite mo, eh. No? Di ba? Ganoon naman talaga. Eh, dahil na nga, marami-marami salamat, guys. Sana nag-enjoy kayo sa napakalupit na laban na to, Quincy Crew and EG. Talaga namang sulit na sulit itong best of 3 natin. Easy, saka ba nalang mapanood? Baka mag-stream ka after nito. Yes, of course. Guys, please do follow me on my Facebook account. That is fb.gg/ishipizigaming. Or search nilang sa Kumu din. Nag-stream din ako doon. Ishipizi. Search nilang sa kahit anong social media platform. Ishipizi. And ako naman, i-follow nyo po ako sa aking Facebook, AloloWXC. And then sa YouTube natin, mag-subscribe na kayo. Alolang Malakas. Sakto-sakto, alas G's o 9:45, yan. Mukhang matatapos na ang ating coverage dito, guys. Kita-kits tayo mamaya, meron tayong Southeast Asia. Phoenix Bet din, matindi bakbakan doon, Execration and MG Trust. And then sa DPC naman, Lower Division, Signal Ultra versus SBE. Napakagandang mga laban yan. So abangan nyo yan lahat mamaya dito sa Kuyanik page. Pero sa ngayon, kami po yung magpapaalam na marami-rami salamat. Kasama ko dito ang aming technical director si Reb. And then Easy, kami po yung magpapahinga na. Paalam mga sir. Thank you. Thank you guys. What's up mga sir? I'm Sean.